Para po sa nagtatanong, linawin po natin itong komentong ito. Si Jesus po ay isinugo para sa nawawalang tupa, Jews o mga Hudyo, nung siya ay nabubuhay pa, bagamat ang ipinapangaral niya ay ang kaharian ng Diyos, kung saan siya din ang maghahari. Ang bagong tipan po ay binanggit ng Panginoong Jesus noong Last Supper, kung saan kasama na niya ang 12 apostol. At pagkatapos, siya ay naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Inumpisahan niya ang paggabay kay Apostol Pablo upang mangaral sa mga Hintil. Huwag po tayong balito dahil ang ipinapangaral po ng Panginoong Jesus ay para lang sa mga Jews o sa mga Hudyo. Alam niyo po, doon sa mga taong hindi nagbabasa, ganito ang kanilang diwa. Na kung saan yung ating Panginoong Jesucristo ay hindi raw nangaral sa mga hindi Hudyo at nangaral lang sa mga Hudyo. Patunayan po natin ito. Basahin po natin ang mga kasulatan para magkaroon tayo ng tamang diwa. At yung hindi nagbabasa, na kung saan ay nakinig lamang sa mga nangangaral, yung po ang nadadaya. So, kailangan natin magbasa, makinig, ibig sabihin makinig, unawain, at tuparin. Ibig sabihin, pag sinabing tuparin, sundin natin kung anong nilalaman ng kasulatan sapagkat sinabi yun ng Diyos. Bigyan pa natin ito ng paglilinaw sapagkat ito ay may mga nagkomento na hindi raw nangaral si Jesus sa mga hindi Hudyo. Kaya't basahin natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Umpisahan po natin dito sa Mateo chapter 8 verse 5. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Kapernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap. Tandaan po ninyo, dito muna tayo magbigay ng intro at mabuksan ng ating kaisipan. Yung bang lugar ng Kapernaum na kung saan ay doon siya pumunta, yung ating Panginoong Jesucristo, may lumapit sa kanya ng isang kapitan, hukbong Romano, at nakiusap. Tandaan po ninyo, no? Kung hindi nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo sa mga hindi Hudyo, ito bang Romanong ito ay isang Hudyo? Pag sinabing Romano, ito ay nasa bansang Roma o Italia. Yan ang dapat nating maintindihan. Hindi po yan Hudyo. Itong nakikiusap ng isang kapitan ng hukbong Romano. Ngayon, ituloy pa natin. Para maintindihan pa natin, para mapatunayan natin na hindi nga Hudyo itong pinuntahan ng ating Panginoong Jesus. Verse 6, basahin din natin. Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Nakita po ninyo? Nakiusap yung kapitan na kung saan ay yung kanyang utusan ay nakaratay sa paghihirap. Ibig sabihin, merong sakit. Nais nung kapitan na pagalingin ni Jesus yung kanyang utusan. Anong sabi ng Panginoon? Pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ano namang response nung kapitan? Basahin po natin sa verse 8. Pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo ang tahanan ko. Sabihin ninyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Ngayon, kung papasan ninyo sa talatang ito, no? Meron na agad panalampalataya itong Romanong ito, itong kapitang ito, no? Na kung saan ay kahit hindi pumunta ang ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang tahanan, ay ang kanyang pananampalataya ay gagaling yung kanyang utusan. Tuloy natin sa verse 9. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano ang inuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang inuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya. So, ibig sabihin, itong kapitang ito
kapag nag-uutos ay naunawaan niya yung bagay na mayroong authority, na may kapangyarihan, na kung saan kapag inuutusan daw noong kapitan ang kanyang mga alila ay sinusunod siya. So merong ganun siyang pananampalataya na kung saan maging ang Panginoon sa Kristo ay naroon din yung kanyang paniniwala na kung saan ay dahil alam ng Romanong ito, may kapangyarihan si Jesus na kaya din pagalingin. Ngayon, ituloy pa natin dito sa verse 10. Namangha si Jesus. Tingnan ninyo ha. Bakit namangha si Jesus sa ganung pananampalataya ng isang kapitan? Ulitin natin, ano po? Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Hindi po lahing Israel itong taong ito, sapagkat ito'y Romano. Nakita po ninyo? Kaya huwag ninyong sasabihin na si Jesus ay hindi nangaral sa mga hindi-Hudyo. Ang inyong kaisipan ay nangaral lang si Jesus sa mga Hudyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pag kayo nagko-comment, magbasa-basa muna. Baka ang inyong napakinggan ay hindi rin nagbabasa. Nagbigay na lang ng mga paliwanag na hindi rin siya nagbabasa. Kailangan talaga nagbabasa tayo para malaman natin yung ating iisipin, yung ating sasalitain, nakasulat ba? Katulad ninyo, nagkomento kayo ang inyong paniniwala na si Jesus ay nangaral lang sa mga Hudyo. Bakit dito sa ating mga binasa, si Jesus mismo nangaral sa mga hindi-Hudyo? Kaya nga po kayo nalilito, hindi kayo nagbabasa. Ano? Pagpatuloy tayo. Kaya tayo, mapapahamak sa hindi natin pagkaalam sa mga kasulatan. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa para mas maintindihan natin at maunawaan natin ang nilalaman ng kasulatan. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi-Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama nina Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Nakita po ninyo ito, napakalinaw pa sa verse 11. Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsasalita. Uulitin ko po para maintindihan ninyo. Huwag niyong iisipin si Jesus ay nangaral lang sa mga Hudyo. Ito malinaw. Mateo 8:11. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi-Hudyo, o tingnan nyo, hindi-Hudyo, mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama nina Abraham. Kung papansinin po ninyo, no, makakasama nina Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Yan, malinaw na po. Naiintindihan nyo po ba na kung saan ang inyong mga diwa ay si Jesus ay nangaral lang sa mga Hudyo? Sinong nagturo sa inyo ng ganyang bagay at pinaniwalaan ninyo? Ang papaniwalaan po natin yung mga aral at turo ni Kristo. Nang sa ganon, makapag-comment tayo ng tama, makapagturo tayo ng tama, makapagbahagi tayo ng tama, ayon sa kasulatan na sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Uulitin ko po, no, para i-verify ko ang ganitong kaisipan ninyo na kung saan ay hindi kayo pala naniniwala na si Jesus ay nangaral sa mga hindi-Hudyo. Muli natin basahin para magbigay linaw. Si Jesus po ay isinugo para sa mga nawawalang tupa. Kayo po, ang inyong diwa ay namin nabasa lang kayo ng mga bagay na hindi nyo nauunawaan. May plano ang Diyos sa mga Hudyo at hindi-Hudyo. Yan ang inyong tatandaan. Si Jesus ay namatay sa krus para sa lahat. Di ba? Yan ang dapat yung tatandaan. Namatay siya para sa mga kapwa-Hudyo niya. Namatay din siya sa mga hindi-Hudyo. Hindi kapwa-Israelita. Kayo ay namamaling diwa dahil natanimang kayo na mga aral na hindi aral ni Kristo. Ano ha? Sana naman po ay makiisa tayo sa mga
aral at turo ni Kristo. Nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng talo-talo ang ating kaisipan sa mga bagay na espiritual. Ano ha? Kasi unang-una, kaya nga po kayo itinutuwid sa inyong mga maling diwa, maaaring hindi kayo nagbabasa ng kasulatan. Ito ang nagiging dahilan na kung saan ang mga iba't ibang mga sekta o nagtatayong iglesia, nagtatayo sila ng sarili-sarili nilang pamamaraan para sila ang sundin. Amen? Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat mula nung kayo nakinig sa programang ito, sa channel nito, ano, marami yung mga taong nakaunawa. Bakit? Ay nagbabasa po sila. Na kung saan, kahit nakikinig sila, yung kanilang mga maling diwa, at pag naituwid ng salita ng Diyos, mismo binasa sa kasulatan, at umalis sila doon sa maling pananampalataya, naliligtas ang kanilang kaluluwa. Pero kung kayo ay mananatili sa maling paniniwala, iyan ang ikapapahamak niyo kung hindi kayo magsusuri, kung hindi kayo magbabasa, hindi niyo inuunawa. Bakit? Aakala ninyo, kapag may magaling nangangaral, ay doon na kayo nagtitiwala. Amen? Pag may magaganda na silang mga kapilya, magaganda na ang kanilang mga presentasyon, ay hindi na kayo makalis doon sapagkat marami na kayong naipundar. Marami na kayong naibigay na tulong sa kanila. Kaya tinulungan pa ninyo yung mga maling aral, kaya lumalaganap. Ay tayo mismo na kung saan sumakay doon sa kanilang maling aral. Kaya tayo, ngayong henerasyong ito, matuto na tayo. Nang sa ganon, ay hindi tayo mapahamak. Amen? Unang-una, bago ka pumasok ng simbahan o pumasok sa grupong mga itinayo ng tao, dapat ikaw mismo ay nakapagbasa ng kasulatan. Sapagkat, yung daladala mong aral at turo ng ating Panginoong Kristo, yun ang ibabahagi mo. Kaya nga, nagiging problema, kung ikaw ay may aral ng ating Panginoong Kristo at papasok ka sa kanilang mga kongregasyon o sinasabing samahan, kapag nangaral ka, hindi ka tatanggapin kasi may sariling silang aral. At ikaw naman na mayroong aral ni Kristo, hindi nila matatanggap yun. So, hindi kayo magkakasundo. Kaya nga lang, yung mga papasok doon sa mga iglesyang yun na walang alam sa kasulatan, hindi nakapagbasa, sila yung madadaya. Kasi tataniman sila ng mga aral na hindi aral ni Kristo. At kakapitan niyon at itatanim sa kanilang puso na yun ay tama. Doon po maraming nabibihag. Maraming nadideceive sa mga aral ng demonyo. Yan, aral po ng demonyo. Meron ganun po yung aral ng demonyo. Bakit? Bakit aral ng demonyo? Ano ba ang nagiging resulta ng isang taong nakikinig sa aral at turo ni Kristo? Una, nababago ang buhay. Di ba? May nabasa ako sa komentong ito, mula daw sila nang umatin ay doon sa ibang church, ano to? Hindi pa rin daw siya nagbabago kahit nagbabasa ng kasulatan. Hindi po ganun yun eh. Kung nagbabasa ka, hindi mo naman tinutupad yung mga aral at turo ni Kristo, useless din po ang pakikinig. Kaya nga, kompleto po ang mga bagay na ito na sinasabi doon sa Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 3. Basahin natin. Para lang sa mga pagtutuwid nito, matutunan natin yung aral at turo mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang nilalaman ng kasulatan. Para maintindihan ninyo, yung tatlong bagay na ito, tutuparin natin. So, basahin po natin. Ano ha? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Basahin din natin sa isang salin para mas maintindihan natin. Ano po? Ang sabi po dito, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. So, malino po. Kailangan, bago tayo pumasok sa ganyang mga sekta o mga iglesia, nakapagbasa ka na. Bakit? Kung hindi ka magbasa, at sila ang magbabasa para sa'yo. Tanda po ninyo, kaya mismo kayo din ay magsusuri kung nakasulat. Amen? Tapos, yung salitang ditong nakikinig, inuunawa.
yung napapakinggan mo, napapasok sa iyong mga tainga, uunawain mo kung ito ba'y sinabi ng Diyos o hindi. Malinaw po ba? Tapos, tutuparin natin kung ito'y sinabi ng Panginoon. Kaya nga minsan, kaya kayo ay sumusunod, yung napakinggan ninyo, hindi mula sa Diyos, yung napakinggan ninyo. Kaya yun ang tinutupad ninyo, yun ang sinusunod ninyo. Kasi hindi kayo nagbasa. Tingnan nyo, alisin ninyo yung salitang mapalad ang mumabasa. So, hindi kayo nagbasa. Nakinig lang kayo, tapos tinupad na ninyo. Yung napakinggan man ninyo, galing ba yung sa Diyos? O, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng maling pananampalataya, tayo mismo hindi nagbabasa. Kung nagbabasa man, hindi unuunawa ang binabasa. Bago po tapusin ang ating pagtalakay sa mga bagay na ito, no? Nais ko pong ihatid sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga ang paniniwala nila ay ang pangangaral po ng Panginoong Hesus ay sa mga Hudyo lang. Hindi po. At ito ang katunayan, babasahin ko po sa inyo. Umpisahan po natin dito sa Mateo chapter 8 verse 10. ADB version. At nang marinig ito ni Hesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So malinaw po. Mismo idinideklara ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay marami pong mga hindi Hudyo ang sasampalataya sa Panginoon at maliligtas pagdating ng panahon. Kaya yung aral at turo ay iisa ang pinanggalingan doon sama. Kaya nung nangaral din ang ating Panginoong Kristo, nung siya'y bumaba dito sa mundo natin, ano ho? Hindi lang po sa mga Hudyo siya nangaral, maging sa mga hindi Hudyo. Amen? So, basa pa tayo ng ibang salin. Diyan din po sa Mateo chapter 8, verse 10 natin umpisan. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Nakita po ninyo? Maging ating Panginoong Kristo, hindi naman yan magsisinungalin. Di ba? Na kung saan, ang ating Panginoong Kristo ay nakakita ng ganitong pananampalataya tulad noong Romanong kapitano na kung saan ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ay hindi Hudyo. Di ba? Hindi po siya Hudyo. Kaya maling-mali po ang mga paliwanag ng ibang mga nangangaral kasi baaaring hindi sila nagbabasa. Ituloy pa natin sa verse 11. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo. Ito, patunay po na mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsabi. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakaing kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Amen? Kaya yung aral at turo, kung tatanggapin ng mga Hudyo, tatanggapin ng mga hindi Hudyo, yan. Pag sinabi makakasama, aba ibig sabihin, maliligtas. Magsasama-sama yung mga unang mananampalataya, sina Abraham, Isaac, Jacob, etc. Maging sa panahon natin ngayon, na kung saan kung tayo sasampalataya, dadating ang panahon, magsasama-sama doon sa kaharian ng langit. Kaya kung gusto mo na makasama ka, sampalatayanan mo na ang aral at turo ni Kristo ay hindi lang sa mga Hudyo, pati rin sa mga hindi Hudyo. Malinaw po sa ating binasa. Amen? Kung kayo po ay nakaunawa at nabigyan po kayo ng tamang diwa, makapwede naman po paki-like at subscribe ang ating channel. Bakit? Bilang suporta na rin po sa pagpapalagana po ng mabuting balita at matanggap ng mga tao ang mga aral at turo ni Kristo. Amen? So muli nating ibalik sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan, at kapangyarihan sa ating Diyos Ama.
at maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan, hanggang sa muli. Amen.